Hello, hello, hello! Magandang araw po sa lahat. Ako po si Dr. John on YouTube. Dito po tayo sa GRV TV Broadcasting. At salamat tayo sa Diyos sa mga pagkakataon na Kanya binibigay sa atin. We are coming from Muñoz, Quezon City, Philippines. At ang mga mahalagang mga bagay-bagay na siguro dapat tayo magkukomento at ating i-inform ang mga tao, lalo na sa ating bansang Pilipinas, ay itong sinabi ko noong last broadcast ko na posibleng giyera ng China at Philippines. O nasabi ko pa doon na baka kapag hindi tumigil yan, baka in 3 months, eh, bumumbahin na tayo ng China. Oo. Eh ngayon, bagong balita, iraram, kumbaga, babanggain na ng barko ng China yung Coast Guard ship na magdadala ng supplies doon sa Sierra Madre. JRB Sierra Madre, at mas delikado yun kasi yung unang broadcast ko ay pinunahan natin yung laser, nilaser ng yung light, laser light ng Chinese ship, yung Philippine ship. Pangalawa, ang nangyari, hindi lang laser na, kung hindi water cannon, di ba? Eh, ito ngayong last balita, ngayong araw lang na to, babanggain na, iraram, kumbaga, para gigibain na ng Chinese ship, napakalaki yung Chinese ship, yung napakaliit na Coast Guard ship. Oh my gosh. So, ano ang mangyayari niyan? Taunting yan eh. Taunting. Nakakatakot kaya yan? Kasi emosyon na ang naglalaban eh. Di ba? Talagang sabi ng Chinese ambassador eh, ialis doon natin yung GRV Sierra Madre doon dahil sa kanila yung ayungin shoal na yan. Pinanindigan na talagang mali ang Pilipinas na pumapasok doon dahil kanila yon. Eh, pinanindigan naman ng defense natin at ng presidente natin, ng mga senador natin, di po pwede ganoon, atin yon, wala ganong usapan na nagkaroon ng parang kasunduan na aalisin yung Sierra Madre na yon. So, ang pangamba ko dito, mga kapatid, sa Panginoon, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, ay baka isang araw, magigising na lang tayo, isang gabi, magigising na lang tayo, binomba na tayo ng China. Diba? Eh, sabi ko doon sa dati kong broadcast, mawawipe out, baka mahigit sa kalahati ng population, patay, lahat. Siyempre, yung unahing target ng China niyan ay ang Manila. Oo. Siyempre, isipin nila na ang Amerika na pangalayo. O, baka yun ang magiging dahilan din ng Third World War, di ba? Oo. Huwag naman. Pag-pray natin, huwag naman mangyari. Kaya lang, siyempre, dapat natin ipag-pray at pinangangambahan dapat ito ng lahat ng mga Pilipino. At dapat ng lahat ng mga Pilipino kasi mga ang public ang ano eh, ang pinaglilingkuran ng mga official natin eh, ng bansa natin. Kaya nasabi nga nung isang broadcaster, ano ba ang sentimento ng mga mamamayan tungkol dyan? Oo. Kaya ang suggestion ko dati, tama si Presidente Duterte
na kinaibigan ng China at sabi ni President Duterte na mag-partner na lang ng oil exploration dyan. Kasi napakalaking gulo kung dahil lang dito sa Sierra Madre na to, na area na minimaintain ng Pilipinas, na meron tayong kumbaga puwersa doon, kumbaga nagdidepensa, parang merong figura ng defense, ay dahil doon, masisira ang Pilipinas, di ba? Siyempre, pagka bumumbahin tayo ng China, masisira ang bansa natin, masisira, maraming tao ang mamamatay, walang matitira ang Pilipinas, eh, baka sasakupin tayo ng China. Kaya, siguro dapat alisin na yung ano na yun eh. Kasi kapag yun ang magiging mitsa, kumbaga, ng malaking dinamita, malaking pagsabog ng gulo at maging dahilan pa ng pagkasira ng Pilipinas, pagkamatay ng maraming mga tao, not worth it. It's not worth it. Isipin nyo, worth it ba yun? Isang island doon na para pangatawanan natin? Oo, at tapos lalabanan natin ang China. Anong laban? Pambihira, oh. Napakaliliit nga ng mga barko ng Coast Guard natin. Napakaliliit talaga kumpara doon sa mga barko ng China. Tsaka, ang laki ng China, ang dami ng China, ang yaman ng China, at maraming Chinese na rin dito sa bansa natin. So, siguro dapat maging ano tayo eh, mas matalino kung ano ang gagawin. Dapat yung dahilan ng gulo na yun, aalisin na lang yun. Kaysa ipagdidiinan na ganun, kunwari. Alam nyo mga kaibigan, naalaala ko yung isang insidente sa Divisoria. Merong isang tao na nakabanggaan niya yung security guard. Sa tutuban niya tayo. Tapos sabi nung Chinese yata yung mataba na ano, parang natatandaan ko. Ang sabi, kasi parang nag-argumento na sila eh. Nag-away na sila sa salita eh. So nilabas na ng gwardiya yung baril. Ang sabi nung mama, sige, barilin mo ko, barilin mo ko, barilin mo ko. Binaril nga siya. Patay siya. Parang ganun eh. Parang ganitong ginagawa natin eh. Sige, sige, sumakan nyo. Ay wala. Masisira tayo. Walang matitirang gobyerno, walang masisira. Kaya sa party ko, wala naman tayo magagawa. Diba? Maliban sa ipagdasal natin na sana huwag matuloy. Pero delikado itong kalagayan na ito. Baka magigising na lang tayo. Nag-drop na ng maraming bombang China sa atin, na-wipe out na tayo. Nako, kaawa-nawasan tayo ng Diyos at saka bigyan sana ng talino ng Panginoon ng mga nangasiwa sa ating bansa. Bagat nasa posisyon tayo, nasa sitwasyon tayo na delikado. Oo. Nasa, kumbaga sa buong mundo, nasa sitwasyon tayo na maaaring ang malaking ano, gulo, malaking digmaan, ay mangyayari, di ba? Nangyari na nga sa Ukraine, di ba? Na binomba ng Russia. Eh, akala natin, hindi kaya gawin ng Russia. Ginawa ng Russia. Walang pakialam ang Russia sa Europe, walang pakialam ang Russia sa NATO, walang pakialam sa Russia sa Amerika o ano ba sasabihin. Binomba na, ang dami nang namatay, ang dami nang nasira. Kawawa ang mga Ukraine. Ganun ang mangyayari sa atin. Kaya medyo sana magkaroon ng soft approach ang ating government dyan. Saka medyo pag mag-i-insist ang China na aalisin yung establishment natin doon na Sierra Madre, siguro alisin na lang. Kasi hindi pwedeng pagdidiinan eh. Dahil kung ipaglalaban mo pa yun at maging dahilan nung ano mangyayari kung
babanggain nga ng China ang barko ng Coast Guard, tapos lumubog. Di ba? E paano kung mangyayari ang Coast Guard? E binaril na rin yung mga barko, yung barko ng China. E paano kung paano kung minisile na? Oh, anong laban-laban natin? Di ba? So mag-uumpisa na ng gulo. Kaya yan na aking concern, malaking pangamba na sana po huwag matuloy, sana bigyan ng talino ng Diyos ang mga nangangasiwa sa ating bansa at sana makarating ito sa kanila. Sana mag-isip-isip sila na yung dahilan na yon, alisin na lang yung dahilan na yon para hayaan na lang yung China na nandiyan dyan. Mapayapa naman sila at saka makipagkasundo sa kanila na huwag yun namang gugulo kasi nandiyan na nga sila. Dahil matagal na nga kasi sila dyan. Panahon pa sila ni Aquino, nandiyan na sila. Kaya mag-pray po tayo, Panginoon, tulungan mo kami na aming bansa ay maiwas sa malaking gulo at bigyan mo ng talino ang mga nangasiwa sa aming bansa. Lord, okay. Salamat po sa inyong pakikinig at pwede po kayong mag-comment at kung ano inyong mga suggestion dito po sa GRB channel natin. Amen. Maraming salamat.